pag-usapan natin ang pinakamalalakas at nakamamatay na kagamitan ng militar ng mga bansa na posibleng maging alas nila kung sakali na dumating ang digmaan. Pero syempre, kasama ang Pilipinas. At kung ito rin ba ay mayroong itinatagong pinakamalakas na kagamitan. At lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat ay baka pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sinubukan ng China noong nakaraang taon ng isang nuclear capable hypersonic missile na umikot sa mundo bago mabilis na tumungo sa target nito. Ito ay nagpapakita ng advanced space capability. At ang naturang missile test ay ikinamangha ng Estados Unidos. Ayon sa Beijing, ito ang pinakamatinding missile na nagawa ng bansa bukod sa mga malulupit nilang fighter jet at iba pang nakakatakot na kagamitan pang digma. Ang Russia naman ay mayroon ding pantapat sa kahit anong pinakamalalakas na kagamitan na ilang mga bansa. Sa totoo lang, lima ang pinakamalalakas na alas ng Russia. Una, ang Poseidon nuclear torpedo. Pangalawa, ay ang the S-400 Triumph Missile Defense System. Pangatlo, ay ang the Panzer S-1 Air Defense System. Pang-apat, ay ang the MIL Mi-28NM Super Hunter Attack Helicopter. Ang panglima naman ay ang RS-24 Yars ICBM. Sabalit ang pinakamatindi sa mga ito ay ang Poseidon Nuclear Torpedo. Ang Russia ay gumawa ng bagong nuklear. Ang bombang ito ay nuclear powered. Ito ay inuulat na kasing laki ng isang bus, 7 feet ang diameter. At ito ay umaabot sa 100 tonelada. At ito ay nagtataglay ng isang nuclear device. Ang bansang Ukraine ay mayroon din. Ang Ukraine ay marami din pinakamalalakas na sandatang militar gaya ng Russia. Subalit ang katotohanan ay hindi maaabot ng kapasidad ng Ukraine ang sandatang mayroon ang bansang komunista. Ang pinakamatinding panlaban ng Ukraine ay ang T-90 Main Battle Tank. Ito ang pinakamahusay at pinakasubok na tangke sa labanan. Bagamat pinag-iisipan na ang pag-upgrade sa tangking ito bilang T-72B3S, ganun paman ang T-90 ay marami ng labanan na nilahukan. Mayroon 700 hanggang 1,000 mga T-90 battle tank sa Ukraine. Mayroon din ang India. Bagamat sandamakmak ang pinakamalalakas na sandatang militar ng India, isa rin ito sa pinakamalalakas na bansa sa mundo. At ang pinagmamalaki nitong fighter jet na may pangalang Su-3MKI. Ito ay isang long-range multi-role, super maneuverable 4.5 plus gen fighter na binuo ayon sa mga detalye ng Indian. At ang baseline na Su-3MKI mula sa Russia ay binago gamit ang French, Israeli at Indian avionics. Upang gumawa ng Ultimate Su-30 na variant para sa India, ito ang fighter jet na ipinagmamalaki ng hukbong militar ng bansa. Meron din ang Pilipinas. Bagamat napakalayo sa listahan ng bansa, meron pa rin itong ipinagmamalaki. Ang 155mm howitzer na kinuha ng Department of National Defense para sa Philippine Army at Marines ay isa sa pinakamakapangyariang armas na ginagamit ng militar ng Pilipino. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 438 milyong piso. Ito ang pinakamatinding baril na hawak ngayon ng hukbong militar ng Pilipinas. Mayroon din ang North Korea. Bagamat ang bansang ito ay laganap ang kahirapan dahil sa pamamalakad ni Kim Jong-un. Ayon sa ilang ulat, ang kahirapan sa bansang ito ay lagpas sa kalahati ng kanilang populasyon. Subalit ito ay mayaman at malakas sa militarismo.
noong November 28, 2017, nagpaputok ang North Korea ng intercontinental ballistic missile sa unang paglulunsad mula sa bansa sa loob ng mahigit 2 buwan. Ang missile na pinaniniwalaan ng US military na isang ICBM ay nilunsad mula sa Seine ni at lumipad ng humigit kumulang 1,000 kilometro bago dumaong sa dagat na nasasakupan ng Japan. At ito ay may pangalang Wasong 15. Idineklara ng North Korea noon na ito ang pinakamalakas na ballistic missile na kanilang nagawa sa buong kasaysayan. Mayroon din ang United States. At magugulat ka sa nakagigimbal na lakas ng pinakamatinding armas ng bansang ito. Ang BA-3 nuclear bomb ay isang pinakamalaking device sa stockpile ng US. Mayroon itong bigat na 1.2 megatons o 1.2 milyong tonelada ng TNT. Ito ay 80 beses na mas malakas kaysa sa mga bombang ibinagsak sa Japan noong 2nd digmaang pangdaigdig. Ang BA-3 ay umiiral nami na ang digmaan ay hindi matutuloy at hindi ito mapipigilan ayon mismo sa banal na aklat. Kung meron kang nais pag-usapan ay magkomento lamang sa ibaba ng video na ito at muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.